So what's up mga kumag, I'm back, ang inyong online judge, walang iba kundi Judge Jinan. Guys, umpisaan ko na ang pagpapakilala dun sa ano natin, sa magiging review natin. So it's KRAM Slack 1 versus Bitrum Ultimate. So kung napapansin nyo or kung mapapansin nyo, ito yung first time na may, ito yung first time na mag-review ako ng official na 2x2, no? Kasi yung isa nating review na 2x2, ano lang naman yun eh, freestyle, tapos medyo promo pa yun, hindi medyo, surprise freestyle talaga yun, so promo talaga yun. So itong KRAM Slack 1 tsaka Vitrum Ultimate, ito yung pinaka-official na marireview natin as a battle. So ito yung first time natin magre-review ng 2x2. So nauna pa tong Ahon 13, no, na 2x2 kaysa dun sa mga 2x2 ng mga 2012, tsaka oh yun, 2017, yung tatlong season ng ano ng 2x2 sa mga nakaraan dito sa Fliptop. Nauna pa to, no. So wala, siguro sabi ko nga sa inyo yung 2x2 kasi per tournament ko kasi re-reviewin yun. So umpisahan natin yun sa DPD1 2012 tsaka 2013, tapos sabay 2017. Ganun yung magiging ano natin, routine natin sa 2x2, kaya hindi muna talaga ako nagre-review ng mga 2x2. Nataon lang na Ahon 13 to, at iniisa-isa natin yung Ahon 13 battles, at nataon na merong 2x2, kaya inuna na natin to. So sana malinaw sa inyo. So ayun, hindi na ako magbibigay ng insights dito. Siyempre, kung viewer talaga kayo ng Fliptop, kilala nyo na to. Siguro, sige, magbibigay ako insights. Medyo ano lang, medyo may naisip lang ako. Magkaiba ng style. Magkaiba ng style to. So, style clash tong KRAM Slack 1 tsaka Vitrum Ultimate. So, sabi ko nga, kung nanonood talaga kayo ng battles dito sa Fliptop, alam nyo na kung ano yung style ng KRAM tsaka Slack 1. So, andito yung jokes, no? Andun pa rin naman yung mga bara, lalo na kung si KRAM yung mga babanat, andun pa rin yung mga bars. Pero yung Slack 1, mag-stick to sa ano. Feeling ko yung dalawang to, mag-stick to sa jokes. Jokes over bars ang mangyayari dito. Sa Vitrum Ultimate naman, andito yung mga technicalities, lyrical, tapos mga seryosong banat. May mga jokes din na paunti-unti. Tignan natin kung papasok ba sila Vitrum Ultimate sa mundo nila KRAM, or sila KRAM ba yung papasok sa mundo nila Vitrum. So, style clash to. Tignan natin kung sino yung mag-A-game sa pares nilang style. Yun lang. So, I think kailangan natin umpisaan to. Alas gis na ng gabi, at hoping ako na makadalawa ako ngayong gabi para may pondo tayo ng mga video. So, congrats sa atin. Road to 2K tayo, mga kumag. So, let's go. Kailangan mauna sa Slack 1 at KRAM. Take 2 minuto dapat. Pero pagbibigyan natin 5 hurado, Ahon 13, unang banat. Taan na, pagod na si Arik dito, ah. Shoutout kay Boss Arik. Slack 1, KRAM. Yeah, RG! Yeah! Ayoko na patunayan na palaban talaga ang mga Pilipino. Labang kanina ng Apex at Sinyo, amoy mandirigma na tayo rito. Yeah. Kung tutusin, lugi kami sa inyo kung usapan ay pinag-aralan. Kasi ako, muntik nang graduate ng De La Alz. Ako naman, baliktorian. Pero kung tingin nyo, tagilid kami dito sa mga estudyanteng may honor, pues, panis yan sa mga lehitimong salbahe ng Ropor, Ahon Gang! Yeah! Ropor. Yow! Alam mo ba, ito pala yung basihan ng pugi sa Cavite? Ha? Pugi ka? Pugi ka? Ang ina mo, sapaking gumukha mo eh. Nung tryouts niya, ang aangas sa mga putang inanto. Bakit? Aapiran lang kita sa mukha, di ba? Ba't ka tumakbo? Tumakbo to? Oo, oh, aangas, putang inatakbuhin naman. Oh. Kung ganyan lang ang gagawin mo, tol, datang kinampi mo si Rand. Ikaw naman, Kevin Glitch, the motherfucking internet slayer. Tapang-tapangan ka, ulul. Kala mo, di namin malalaman na pinagtutuhod ka ni Sur? Oh, tuhod. Ni? Andiyan si Sur, sabihin mo ngayon na dito to. Sur, sabihin mo lang, puta, sasampahin mo to. Putang ina, pinagtutuhod ka ni Sur? Ginawa kang laruan, pinagdarasal niya nung araw na yon, gusto niya nalang maging upuan, mga bading. Tangi na nyo. Game fake joke na? Ang mga labang ko sa pulo, tinatawid hanggang sa motus, hanggang sa... Nakatawid hanggang sa... Shit. Ang mga labang ko sa pulo, tinatawid hanggang... Shit. O, anong joke? Gumanto-ganto no? Hindi ba obvious?
Ang ina, wag nyo lang antay, iray pa namin to sa purpose! Kasi magaling daw to mag-English. Mapapalaban tayo dito. Don't making me to you, ah. Unahan mo. The lines of the level is the punches in the brain. But the system to the nation, we will never be the same. And in the name? Motherfucking ultimate. But you Kevin in the paper in your bursar PTK. Jeez! Pero mga iba, laban kay Arma at Castillo, sabi ni Bitrum at Il, tatagas at itong ilong ko parang Gimaraspil! Gimaraspil? Ilo-ilo? Gago ka? Ha? Ano yon? Binago recently? Hindi! Gimaras ilo-ilo? Gago ka? Ano yon? Binago recently? Ganyan talaga kapag mga naliligaw sa mapa, mahina sa delivery. Ang ina mo, Gimaras ilo-ilo, tuntwa ka ng gunggung ka? Kaya lahat na nagpa-reserve sa'yo ng ticket, walang nakapunta. Gago, Jensan daw yung venue, ang puta. Yung iba doon, nag-airport pa. Yung pinsan ko sa'yo nagpa-reserve ng ticket, nasa airport na, pauwiin mo yun. Malamang, sasabihin sa amin yan, tinalo kami ni Deo. Pero ang masakit, tinalo ka neto. Oo, putang ina, nilang paso ko na to, halos pagsabayin ko sila ni Luxuria, pre. Tapos nalabang ka ulit dito, gusto mo sa kanya na makagante? Kami ang crowd favorite, papatunayan namin yan ngayong gabi, na ang dahilan kung bakit mas maraming pumunta sa day 2, walang iba kundi yung finals, pati si Epis, pati si Sinyo! Ha? Ayon, sagot! Sinong malupet, sinong ambida? Tanda mo kami ang Team SK, kontrolado namin ang liga! Hey! SK, okay. SK, so siguro lahat naman makakagets na, no? Or baka hindi. SK, yung sa mga barangay-barangay, no? Sanggunian kab... Kab, ano ba yun? Ano bang meaning nun? Basta... Kabat, ano ba yun? Basta, alamunan ko kung ano yung meaning ng SK, pero alam ko yun, sa mga liga-liga yun. Yun nga yung sabi nila. Team SK, kontrolado ko yung liga. Maganda naman yun, pero dahil nga ito yung siguro first time nila maging magkampe. Hindi ko sure, ha? Hindi ko naman sure kung first time nila maging kampe ni Slakwan tsaka ni K-Ram. Medyo kulang pa sa chem, no? Halata nyo naman siguro yung chemistry. Medyo hindi pa dun kabuo. Parang nagsasapawan pa yung dalawa, hindi pa nagbibigayan ng... Hindi pa sila nagbibigayan gaano. Unlike sa mga napapanood na natin na dos por dos talaga before, na andun yung bigayan, andun yung suportahan. Sila, dito, hindi ko sila nilalait or what, ha? Sila K-Ram tsaka Slakon. Ano na lang natin, parang nire-review lang natin yung ano nila, yung mga bara nila, yung mga chemistry, yung chemistry mismo nila. Kasi sa dos por dos, mahalaga yung chemistry talaga. Isa yun sa ijina-judge ng mga judges, eh, yung pagkakaroon ng chemistry nila. So pansin ko yung chemistry ng dalawa medyo hindi pa ganoon kapulido. Tapos yung mga punchline nila, yung mga jokes nila medyo hindi ganoon pumatok sa masa. Feeling ko nga walang mga punches na ano, eh, na tumama, eh. Feeling ko lang naman. Mga jokes din medyo lay-lay din yung mga jokes. Pero may iba naman natawanan, pero yung iba hindi ganoon, eh. So ayun, yun lang siguro masasabi ko. Medyo nakulawan ako sa chemistry kasi syempre debut nila as a kampe, 'di ba? So yun. Yun lang naman. Actually hindi naman to kinakount ko siya na debut nila na magkampe kasi ito yung official nga kako na written na battle. Doon sa ni-review natin last time, sila rin yung magkampe pero freestyle 'yun, eh. Kaya hindi natin ika-count 'yun. Tsaka promo lang 'yun. Kaya ito yung pinaka sinasabi ko na official na magkampi sila na written, kaya yun. Bitrum Ultimate, eh, si Bitrum Ultimate na lumaban na to ng 2x2, eh, 'di ba, yung kila Castillo. Kaya ito, tignan natin kung magpatutuloy-tuloy yung ano nila, yung chemistry nila. Puta, roofer daw sila. Takina press lang tayo, pero puta, walang kwenta ay nung effort. Kayo yung mga nasa row 4 na tangina hindi binoboto pang escort. Yung kwintas mo, tinipid sa budget. Nanlilimahid, cheap at pangit. Sobrang tunay king ina may dumikit na magnet. Kung ako,
Kung ako si Magneto, kaya kitang ibigti sa langit. Sa wakas, mapifissure na rin! Pinakabagong member ng 3GS, Pietro Matil. Pero bago kami mag-shoutout, ito yung listahan ng bills. Shoutout sa Chillionaire, solidong tambay place. Shoutout sa pinakamasipag naming driver, One Night Ace. Shoutout kay Lip Cram na lasing maghapon. Sana proud ka sa narating namin na nayon. Shoutout sa mga dilawan na aming rival. Kaya shoutout kay Baby Josh. Sayang nanalo ko ng finals. Pero shoutout sa mga DDS. Shoutout sa mga bayaw na nadidepress. Shoutout sa BTS. Shoutout sa pinakasolidong rap group sa Pleptop. Uprising. Okay. Shoutout kay Castillo sa pag-expose ng ghostwriting. Sinali kami sa 3GS para mag-ambag ng hygiene. Shoutout kay Kira. So, ayun. Pansin ko lang. Kita nyo yung ginagawa nila Vitrum tsaka Ultimate. Kung napansin nyo, nagbibigayan sila ng ano, ng pag-spit or pag-deliver. Diba? Nagsasalitan sila. Isa yun sa mga ano mahalaga, yung pagbibigayan or yung chemistry talaga. Kita nyo, parang pag nag-spit yung isa, hihinto, matik na yon na ako yung papasok. Pag uminto naman yung isa, hihinto, matik, siya na naman yung papasok. So, kita nyo yung chemistry, maganda yung chemistry nila. Kung usapang chemistry lang, kitang-kita ko na yun kila Vitrum tsaka Ultimate. Sa unpredictable na, tugmaan. Kasi kung usapan kalusugan, sa 3GS para mag-ambag ng hygiene. Shoutout kay Kiram sa unpredictable na, tugmaan. Kasi kung usapan kalusugan, tamang jogging para sa mga tiyan na malaki. At props kina Pistol at Prince Rhyme kasi hindi kayo tumanggi. Pero si Sher nang tumanggi at wala nang ano-ano pre, sabi niya. Matanda na ako eh. 3GS life, yo. Solid, get damn. Always bonding. Mostly camping. Doing hiking. Sumu-social climbing. Diba? So, ang ganda ng ano nila, chemistry nila, napansin ko. Ang ganda ng chemistry ng dalawang to. Mas nag-improve kaysa dun sa unang yung sa debut nila dun sa barracks, no? Mas maganda yung ano nila, chemistry lang ngayon. Sa Smoky Mountain! Damn! Damn! Social climbing! Sa Smoky Mountain! Damn! Tangina talagang grabe na tiyong! Ginagatasan kahirapan kahit walang charity works. Para imahe pangkali kahit di naman naging ganun. Sila'y gumag-gangbang, gangbang sa poverty porn. Pero dati gusto ko lang maging 3GS. Pero hindi pa ako tatay mga man. Wala pa akong anak na pwede kong pabayaan. Hindi ko susustentuhan, talagang baliwala lang. Mambababae ako at ibang anak ang aalagaan. Ilan na yung may kabet ng taong bayan. Hindi pa oriktande, mabagago nga yan. Yung connection, not seamless kapag napatunayan. Pero dahil sa weakest link ng 3GS, so nagkaugnayan. Pero kung pambababae yung pag-uusapan, tinatawag nila yung pagsaside bridge bilang panic attack at anxiety. Problematic sa God. Mental health yung topic, my God. Pag nambibetchin kayo, may kasamang magic sa rap. Kaya yung mga wifey yung sad. Matic na brand. Pag nakita kami, one click magic. Mga panty laglag. Asawa nyo naman ang magpapanik at ah! Sila'y maa-addict sa love. Tunay na pag-ibig, walang aliw na alangan. Kahit amoy paksiyo makakain. Iyo kakayanin. Dadalhin sa langit kahit nag-aagyo ilalim. Habang kayo ina-anxiety, sila nababaliw na sa amin. Squatting ang branding. Yan ang napili niyong pangalan. Pero malimit yung malaman. Na hindi kayo naging squatting. Hindi dahil sa tagpi-tagpi ang paligid niyo na tangan. Kayo yung naging squatting. Dahil puro kapit-kapit ang haligi ng tahanan. Tangina. Pero, tanginang yan, dati talaga gusto ko maging 3GS. Pero, yo. That's it. Okay na. Kami na. Kami na po. Okay. Kung content yung pag-uusapan, guys, itatabla ko yun. Content,
kasi medyo pareha silang hindi pumatok sa crowd, sa audience. Mga punchline medyo ano, hindi lumanding. Sabi natin hindi sa in-expect nilang land point, 'di ba? So pareha silang ganoon eh. Pero sa chemistry siguro ahead sila Beatroom doon. So I think sa round 1 chemistry lang 'yung makikita kong angulo sa dalawa. Kasi pare sila eh, kung content lang yung pag-uusapan, itatabla ko yun. Content nila, yung mga punchline nila, pares sila ng story na hindi ganun kapumatok sa masa. So, chemistry lang yung makikita ko ditong or iaanggulo ko sa dalawang to. Chemistry nila Vitrum at Ultimate, mas gusto ko. Andun yung bigayan ng mga pagde-deliver, unlike Les Lacuan na medyo nangangapa pa. Kasi nga ano, first time na nga nila magkampi sa official battle na returns, no? So ayun. Siguro bigyan ko to ng 8-7 in favor of Beatroom tsaka Ultimate. 8-7. That's it. That's it. Kami na. O kami na, putang ina nyo, ang boring, no? Kami naman, mga puki ng inang to. Ikaw, alam mo, impormahan mo, talagang wala sa hubog. Isipin mo, nakapangalis ka, pero yung medyas mo, nakapantulog. Ang lakas nyo. Subdivision boys, no? Tatalas ng isip. Palakpahan natin yung mga 2-5 UTF! Man! Oy, putang ina mo! Okay, yun na yan! Yun na yan! Tang ina, sana nag-freestyle na lang kami. O, freestyle! Ng lakatan ng bigkasan ng kahit anong mangyari ang lakatan ng kalakay, may huwag mo kong iiwanan. Ayoko nang isipin ang pagsaka ng ito ng mamahalan ko na nga ng sinasabi ko pa rin. Break it down. Ang ina kasing yan. Sino nakapanood dito ng laban ni Beatroom at ni Only Son? Beatroom at Only Son, sino nakapanood? Sino? Wala! Wala kasi! Kasi si Ultimate kalaban niya noon. Mismo. O, Ultimate vs. Only Son. Okay. Ultimate vs. Only Son. Okay. Game. Ultimate vs. Only Son, diba? Okay. Bulong-bulungan sa laban nyo, nagbubulungan daw kayo. Di ba, gumawang Jason, 3,000 sa arik, mga putang ina nyo? Putang ina, magbubulungan lang pala itong mga to? Para mga marites na lalaki? Bukod sa wala kayong malakas na sinabi, wala kayong malakas na sinabi! Kasi magiging madugo daw yung labanan. Yun. Sabi nito ni Mr. Pano, eh paano tatagos yung linya kung naka-whisper kayo? Lakas nun. Paano tatagos yung linya naka-whisper kayo? Okay. So, napkin bars. Lakas yun. Inamin niya, tagos yung linya kung naka-whisper kayo! At ikaw yung baba mo! Double meaning yung whisper, no? Yung whisper na bulong tsaka na napkin. So, ayun, malakas yung ano nila. Malakas yung pasok ng round 2 nila kay Ram dito. Gusto ko yung energy. Tsaka yung freestyle keme nila, no? Astig yung pagkakalaro nila dun. Okay, maganda to. Maganda to. Ano natin? Expect natin malakas tong round 2. Di namin yan mapapalampas! Alam mo, may sunod na ko dyan para di mo napatagpas. Bili ka ng pentel pen, guhit-guhitan mo para kunwari may balbas. O kaya patatuan mo ng buhok yes. Para makaiwas ka sa pag-aahit. Kasi may totoo, kung may totoong balbas yan, kawawa yung gilet! Ang ina mo pa? May depekto kasi yung pamilya nitong dalawang magpartner. Kasi yung chuhi niya, si Lahis. Yung tatay mo, Jackhammer! Kaya galit sa'yo yung nanay mo! Kasi nagsilang daw siya ng mangga na hinok! Nung huling niyakap mo daw siya, para mo daw siyang sinapak sa likod! Kasi pantipi daw yung kargada ng charm nito ni Gago! Oo, alam naman namin, kasi nga, sharp yung mukha mo! Sa Cavite? Tapos sa Cavite, pili may bilang! Tapos sa Cavite, pili may bilang! Eh wala ka na bahagi! Kung usapan ay etifax, amin ay di ka natatangi! Siya daw ang Robin Padilla! Kasi sa bars ay nagahari, pero mukhang makukulong ka muna tulad ng idol mong si Papiw! Ano? Mali ka, ano? Bobo! Kasi sila daw yung tipo ng matalino! So yun, isa yan, lagi yan lagi ang ginagawa, laging ginagawa yan ni, ano, ni K-Ram, yung pagbabali ng dulong salita para mag-rhyme dun sa previous na end word ng isang line, no?
Yun, tulad nun. Ano yun? Wait, pakigyan natin ha. Pero mukhang makukulong ka muna tulad ng idol mong si Papiw. Kasi sa bars ay nagahari, pero mukhang makukulong ka. Ito, pili may bilang. Eh, wala ka na bahagi. Kung usapan ay etivac, sa amin ay di ka natatangi. Siya daw ang Robin Padilla. Kasi sa bars ay nagahari, pero mukhang makukulong ka muna tulad ng idol mong si Papiw. Ano? Hindi ko maano, hindi ko ma-distinguish kung ano yung ano niya doon, nira-rhyme niya doon. Pero ayun nga, binali niya yung rhyming doon. Hindi tulad nung katulad nung ginagawa ni ano. Hindi, madalas kasi si Kairam gumagawa noon eh, kaya ayun. Isa na 'yun sa mga ano niya. Signature niya pagbabali ng huling salita para hindi mag-rhyme, no? Kasi syempre pag ano 'yun eh, parang ipipredict na ng kalaban mo na ito yung rhyming, ito yung sunod na rhyme, pero babaliin niya, iibahin niya yung rhyme, di ba? So maganda rin yung style na 'yun para sa akin. Ano? Mali ka, ano? Bobo. Kasi sila daw yung tipo ng matalino na walang modo. Imbis turuan yung mga walang alam, pinagbumukha pa nilang bobo. Alam mo yung paging dunung-dunungan mo? Tigil-tigilan mo na. Alam mo naman pala na bobo kami. Ba't pinagdidiinan mo pa? Ang ina na itong hype na to. Tapos sa Twitter, post ng post. Yung bansa daw, isasalba. Pare, lupit nyo. Tanga, di tayo makakataka sa hawla dyan sa kakatweet mo. Ito, real talk ha. Hawla, tweet, okay. Marami nang nagsigalingan, tol, mula nung dumaan yung quarantine. Kung tingin mo, threat pa rin yung pagiging sick, hindi na to 2019, hindi ka nag-improve. Magsisisi ka. Threat, sick. So, 20 na to 2019. Kaya, so, 6 threat reference na champion ng isa buhay 2019. Nasilip nyo ba yung angulo? Tanong mo. Marami nang nagsigalingan, tol, mula nung dumaan yung quarantine. Kung tingin mo, threat pa rin yung pagiging sick, hindi na to 2019, hindi ka nag-improve. Magsisisi ka. Wala nang ill sa curtain call. Ako pag nagsisi, mala Atlas. Ultimate kay crowd control. Hindi kami nonsense, tol. Porkit ginagawa akong basic yung battle rap. Kung di mo gets, no problem. Bibigyan ka ng sample ka. Parang Pixar sa LTO. Netflix sa HBO. Yes. Gigas sa BDO. O Titan Gen sa TNT mo. Ang gusto ko lang naman iparating dito sa dalawang adikadek, naka-standard ang calculus sa flip-top ay may simple arithmetic. Oo! Ang flip-top ay parang karagatan na kung saan lahat tayo mandaraga na mas pinili niyong sumisit ng malalim kaysa gumamit ng lambat, kaya wala kaming pake. Kung sa estilo namin marami sa inyong tutol, di magiging nonsense yung linya ko yung gumuhit na may sense of humor. Tsaka kayo, mga pamalit ulo lang kayo sa mga... Galing, magaling yung ano. Gusto ko yung round 2 nila Kairam dito. Real talk, ang ganda nung ano nila, transition nila. 'Di ba? Nag-joke sila. Tapos yung freestyle keme nila na play, ganda 'yon. Tapos yung punto nila sa round 2, solid. Kaya naiintindihan ko yung punto nila dito. Solid 'to. Dapat nakalaban namin, kaya huwag kayong magsiasta. Dahil ang araw na 'to'y akin. Matagal nang nakaanda. Oh, kami ang Team SK. Quality mag-deliver, walang return to sender. Kaya bigla kaming hihinto kasi wala kaming ender. Bigla kaming hinto dahil wala kaming ender. So, ginawa na ni GL yun, no? So, ayun. Nasabi ko naman na kanina, gusto ko yung round 2 nila. Mas malakas yung round 2 nila kaysa dun sa round 1. Yung round 1 medyo, ano talaga eh, off talaga yun eh. Yung round 2 medyo, ando na, nabuhay na yung crowd. Nabuhay na nila yung crowd. Tsaka, yung timpla, tsaka yung favor. Yung flavor. Tsaka yung energy. Tsaka yung conviction, lahat nag-step up lahat sa round 2, kaya gusto ko tong round 2 nila Team SK. So tignan natin kung ano yung magiging balik nila Vitrum dito, pero yung pinakamalakas siguro dito yung ano, yung mga punto nila Slack 1. Ang ganda ng message nila papunta kay Vitrum eh, kaya solid yun para sa akin. Si Only Santo yung kalaban ko. Ako'y nagtataka. Tangina, hindi si Only Santo yun. Si Ran yun, tanga. Pero, isa lang yun eh. Anong feeling ng kayo'y nasa inuman, seryosong upuan, usap ng problema,
mabigat yung mga topic na pinagtutuunan, iyakan yung mga hukluban, tapos pa nag-o-open up ka na, bigla ang utusan! Slack, bili kang pulutan! Sa bahay, lagi nasunod, pero yung magalit, wala ang karapatan! Panaglabas ka naman, sa manaloob, pinapalayas ka naman! Yung mga rapper ng 3GS, may pinagdadaanan. Atong driver ng 3GS, may pinagdadaanan. Pinagtitripan ka ng timpinsan every day. Nung nagtanong ka ng ruta, sagot ni Lipgram. Anyway, 3GS bonding! Nagbanata ng mga freestyler! Bigla ka nakaisip ng malaman na 8-liner! Hyper na hyper! Kung papangalan ka na sa... Astig talaga yung ano nila. Nag-improve talaga yung chemistry ng dalawang to. Kumpara dun sa last na battle nila. Gusto ko yung, ano, kitang-kita ko yung improvement. Hyper! At biglang tumawag si Shernan. Pinapatawag ka ni M-Site. Kasi kailangan nila ng driver. What a fucking gangster. Kaya pala bumaboss amo. Pare perfect clue. Kasi boss mo si Shernan. Tila puppet every move. At amo mo si M-Site, puta. Grabe, very good. You can't serve two masters. But you master serving two. At nung round 3 mo kay Plaridel, ikay nagalit ng gusto. Inis sa grupo to. Pero si Kiram ang umintindi ng gusto. Sige, tuloy mo! Tuloy mo! Kaya matinding nagkasundo! Alam mo kasi yung pakiramdam nang hindi makabuo! Kasi... Ikay! Baog! 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 Oo, baog! Walang ceasefire sa pagbasag! Kasi kahit walang kondom at yung bitch ay mang dick ride pa ng non-stop, ikaw ay baog! You don't think twice sa pagbanat! Sana all nakakapag-crimpay ng panatag. Gago. Gago. Okay. So, sa mga makagets nun, shoutout sa inyo. Ay, baog! Itong baog! Itong promotor na pro sa motor. Sa ganyan... Epic yun. Itong promotor na pro sa motor. Sa ganyan ka nakilala, mga piyesa alaga, tila anak na ni Pinaga. Ayaw mo na tumanda pa, kaya binangga niya barikada. Mas ngayon, pwede mo nang sabihin na ikay nakadisgrasya. Kasi ikay bao! Kaya pinatulan na single mom, pero ating linawin. Di ka dati material, di rin fatherly loving. Sadya lang mature si Irish, sa buhay maraming hangarin. Pinatulan na yung baog para may family planning. Kasi... Ikay? Baog! Baog! Childless ang destiny. What the fucking shit? Kaya madalas mag-self-pity ang SB mong nasasabik. Kaya pala matagal kang mandis ng mga nag-a-addict. Kasi yung misis mo, hindi siya magpa-positive. Kasi... Ikay? Baog! 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 Putangin na... Di ba niligawan mo si Irish, may kanta ka pa chong? Ano kasi yan? Pwede ba na magtanong kung pwede ka ngayon? Kaya mo sanang bumaon, kaso isa kang baon. pero change topic, man. Change topic. Seryoso na. Alam mo ba na si boss nagre-rage? Tagadasma ka lang, pero lubos kung malate. Buti pa si Irish, period, di nagkukos ng delay. Kasi, ikay, baog! Alam mo, change topic na. Kasi yung angulo mo, invento lang talaga. Kasi, si Irish, puta, buntis na pala. Meron lang akong bagay na pinagtataka. Kung sino ba yung tunay na ama sa aming dalawa? Ano, masakit na ba? Talagang ganyan! Kasi kung insultuhan ng bayaw, ito'y sukdulang pangkadyaw. Hanggang tuluyan, mga yaw! At huwag ka na mag-round 3, uutusan ka pa daw. sige na. Okay. Sa mundong puno na... Goods ha, maganda yung ano, round 2 nila Ultimate ha. Akala ko ibibigay ko yung round 2 kila Slack kasi maganda yon. Pero feeling ko naangatan pa rin nila Beatroom yung performance nila Slack 1 doon kasi medyo ano lang, epic lang kasi medyo humaba yung angulo sa baog na scheme. Yung scheme na baog medyo humaba yun. Mahirap yung round 2 kasi magkaiba na atake.
sila Slack One nag-focus sa ano eh, sa mga jokes eh, para sa akin nag-focus sa mga jokes. Sila Beatroom andun yung personal eh, personal, technical. So parehas naman sila nag-A game sa kanilang style sa round 2, pero ayun, hindi ko alam kung kanino ko ibibigay yung boto ko sa round 2. Pwede kong ibigay kay Slack, pwede kong ibigay kay Beatroom yung boto ko. Ano natin, i-breakdown natin ah. Yung round 2 pwede kong ibigay kay Slack 1 kasi yung mga jokes nila naging effective, tsaka mas lumakas sila dito compare sa round 1 nila. Class Beatroom naman, feeling ko consistent, may mga dapa lang, may mga pasok lang si Vit na hindi naman dapat pumasok, tas nagsasalita si Il. So maganda yon, pero yung message din nila sa isa't isa papunta kila, message ng content nila papunta kila Slack One, maganda rin. So content siguro, sa content pwede kong itabla yung content. Sa chemistry pwede ko rin ibigay na tabla kasi medyo maganda gumanda yung chemistry ng dalawa sa ano eh, sa round 2, lalo na yung nag-freestyle sila, na yung scheme na freestyle nila yung beatbox. Tapos after ng mag-beatbox ni Kiram, pumasok si Slack, tapos na naman ba. So maganda yung ano, maganda yung transition. So siguro itatabla ko yung round 2 sa score na 8. So 8-7 round 1, tapos 8-8 tabla ko muna yung round 2 kasi hindi ako makapag-decide. So 16-15 in favor of Beatroom Il. Round 3. Pangkatsyaw! Hanggang tuluyan mga yaw! At huwag ka na mag-round 3! Uutusan ka pa daw! Sige na! Ang lakas mo naman baon! Pakinggan mo? Sabi niya daw, ako daw may pinagdadaanan. Anyway, kayo nga mali-mali dito maglagay ng ano eh. Diba? Sa Waze, kung sila yung nagsasalita sa Waze, ganito mangyayari. Sa 100 kilometro mag-pray. Hindi, kumaliwa. Kanan. Kaliwa. Kanan yun. Ay hindi, atras. Atras. Hazard. Hazard. Tapos may tindahan doon, Sibin Ibilin. May manong doon na nakablo. Kagawad yun doon, doon ka magtanong! Utang ina mo, tanga mo. Ha? Hindi, may sinasabi. Ano sabi? Sabihan mo pa akong ano, tinandahan pa yung misis ko. Ha? Tangina mo ka, at least yun, madiskarte. Ikaw nga yung sota mo, nakita ko patpatin, mukhang putlong na maarte. Oo nga, putlong na maarte. Na naging capsule din naglaon. Ha? Tawag ang pumupogi bars, putang na papali, papangita na laban niya. Alam mo, sabi nito, wala daw kaming bilang. Wala daw kaming bilang. Kala mo kung sinong hari to? Oh, wala kaming bilang. Because we don't count, cause... We kill money, bro! We kill money! 1-7 to tol. Tip nyo to. May iwang porka, may iwang porka. Itong ina. Di nila alam yun kasi di pa sila nanalo sa perya. Okay. Pero alam mo, 80s to. Anong 80s? 80s ka? Yan ba yung turo ni Boss Arik sa'yo? Awit ka, bro! Hindi ka naniniwala kay Papa Jesus, Tim Song yun ang girlfriend mo, God give me you! Perfect person! Tapos, aktivista. Tangin na to, huwag kang piling na mag-iitim, buang. Galit ka sa gobyerno, galit ka pa sa squatter. Sino pinagtatanggol mo? Sarili mo lang? Tangin na to, kasi minsan, yung pagiging atheist na aktivista, wala sa lugar pagpoprotesta. Tangin na to, prosesyon sa Quiapo, sasalubungin ng welga. Mga ulol, hawak-hawak pa yung placard nila. Salubungin ba naman yung 1,000 people? Apat sila, mga tanga-tanga. Lulupusan mo yung stampede? Gago ka ba? Pinakansel lang ni Balaki, Dumission Order, tumuloy pa din kayo. At isa pa, sabi mo sa nanay ni Castillo. Kinantot ko sa bibig, kaguiter sa liig. Sabi mo sa nanay ni Sequence. Kininger ko sa ilong, tanggal ang sipon. Dati ka bang ulol? Alam mo, sabi ng mama ni Castillo, yung titi mo daw, parang kikiam na putol! Kandod nanay, dun pa lang sa angulo na yon, alam nyo na yung iniiwan niyang bakas! Galit sa gobyerno, pero kitang-kitang sinusunod mo yung batas! At speaking of batas, di ba nakwento mo sa amin na idol mo si Duma? Ano nakatawa? Tangina mo, kanina ka pa. Kanina ka pa, tangina ka, manang-mana ka sa tsuhin mong abogado. Tsuhin niya, abogado? Oo, yaw po, tangina, ang bagsik nun sa korte, wala pang kasong pinanalo. Ah!
Si Atty. Tablatalo. Ah, oh, tama yon. Di ba minulest ka nun? Oh. Ang masakit, 25 anyos ka na nun. Gusto mo rin, boy. Gusto mo rin. Putang ina, nung ahon niyo, nakarang ahon. Putang ina to, alos lahat kami madamay sa mga pinagkagagawa niyo. Bakit? Hindi porket resort yung venue, sabay kayong maliligo sa banyo. Putang ina to, sabay pa silang papasok magka-holding hands pa itong mga to. Sabay daw sila maliligo, ibang baselin yung dala mo. Kasi madaling araw, di nyo alam yun eh. Wala kasing video yun. Madaling araw, alam namin yung ginawa niyong kagaguhan. Huh. Ha? Papasok kami ng kwarto noon, may kumalabog. Bigla kami nagintuan. Pagsipa ako ng pinto, yung dalawang taita nagtakbuhan. Sabi ko, anong ginagawa niyo dyan? Titan, so Attack on Titan yan na reference. So sa mga makakagits noon, shoutout sa inyo. Hindi ako nanonood ng Attack on Titan pero alam ko yung tinutukoy ni K-Ram doon. Sabi ko, anong ginagawa niyo dyan? Oblation run? O sige, kasi tumatakbo. Nakahubad. Ang pinagtataka lang namin, bakit ka nakatuwad? Ano? Bubuelo ka na kayo ng best friend mo? Nung nahuli na ganito, biglang ready, get set, go, mga panira ng imahe. Kasi paano ba ito naging hip-hop? Wala, mga Dota Boys lang noon na nagsasoundtrip ng flip-top. Kaya pala pamilyar yung Bangs mo na yung yawa. Kaya ang ganyan mo na Bangs, parang si ano yan eh. Yan, yun ang mga trip nyo magtotropa. Mga mukhang tangang pumorma na laging sabog sa droga. Kala ko pa naman ang unang bait-bait mo. Nagchichonky pala to. Ang ina nung ahon, buga ka ng buga. Ako naman, ubo ng ubo, tanga ng baho ng paa mo. Ha? Pa-pageant-pageant ka pa yung kuko mo sa paa, puro hinlalaki. Yung sa akin mo, tol, putang ina, puro kuko sa dumi. Putang ina? Tangina, kasi bukod sa pag-flip-top, wala naman tong ibang talent. Kasi bukod sa pag-flip-top, wala naman tong ibang talent. Nagpapaka-top-top ka sa liga, tapos nagka-cut-top ka sa pageant. Wow! Cut-top. Ang ina mo, ha? Kaya ano, tagalit ba kami sa mga to? Puta, sino may sabi? Kasi meron daw silang mga bars na talagang solido yung atake. Kaya makakauwi na yung ayaw sa bar, kaya makakauwi na yung ayaw sa jokes at sa bars nang bumabase. Paano kami magiging tagilid kung kayo yung di marunong bumalanse? Yo. Okay. Paano ko ba ibabalanse itong round 3? Pinakamahina nila round 1. Yun talaga yung pinaka ano ko judge ko sa round sa all 3 rounds nila based sa napakinggan ko. Pinakamahina nila yung round 1. Round 2 yung pinakamalakas. Yung round 3 medyo ito yung pinaka naging average nila kasi may mga patay moments na naman sila dito. May nag storytelling eh. Diba? So hindi naman tinuman totally patay pero mas gusto ko yung timpla ng round 2. Mas nagustuhan ko yung mga jokes nila doon. Medyo itong round 3 medyo nakulangan ako. Kulangan ako sa kung sabihin nating one step behind to kumpara doon sa round 2 nila. Yun lang siguro yung masasabi ko, medyo pinakinggan ko naman. Hindi medyo pinakinggan ko naman yung round 2 to round 3 pero feeling ko hindi yun umabot sa ano eh, hindi yun umabot sa nangyari dun, sa ginawa nilang performance sa round 2. Yun lang. Pege rin yan. Hindi raw kami marunong bumalanse. Yun ang kanilang bara na tampo. Okay lang, at least hindi ako baog. Tangina, nakagtutod ako ni Ultimate. Putangin na matindihan. Bakla daw kami, eh ba't matagal nyo kami sinilipan? Pagod! Tapos nandadamay pa ng jowa. Yan ay ekis talaga. For sex trip ko na lang iyong Esming mataba. Binigyan ko siya ng French kiss pababa. Binigyan ko siya ng French kiss pababa. Binigyan niya ako ng French kiss sa baba. Hanggang yung etits mamaga. Putang ina ka! Cause I'll be serving your bitch na curvy and thick, perfect breastfeed. I-merge ko yung tits, pagka-center din it, kung si sinyo may yoga, ito ang burger technique. Kagtutag daw ng mga asawa, putang ina ang labo. Hindi ko gagawin sa inyo yun, gago.
Kasi may respeto talaga ako. Tsaka, ang papangit nilang tao. Lugi ako. Pero... Ikaw lang ang akit bahay na ang pakay maki-wifi at aircon lang. Organized crime ang major niyan. Dumadrive-by ng Air Force One. Gunfight sa Lespuhan. Tough guy na dedo lang. Tag life at ghetto yan. Sabay type ng Hesoyam. You. Hesoyam guys, sa mga di na nakalaro or di na nakaabot nun. Hesoyam, cheat yun sa GTA San Andreas. Teenage, mutant, N-word, turtle-looking motherfucker! Gal! Repin! Eh, mag-rap muna sila. Rap muna kayo. Mag-rap muna natin. Diba? Repin public enemies! Pinaka-gangster! Nandistract sila doon. So, minus points yun. Namunguna sa listahan ng pinapablatter! Putang inang yan, may solid na kaso! Pag may tinaob, malinis! Bagong hugas na plato! Si bantog na killer! Pag mamumulutan ng aso! Puta, tinatampok ang street cred! Mga utang sa kanto! Putang ina nyo! Kiram, kiram, kiram! Magulang ka pala? Stepdad na sa katungkulan pabaya! Putang ina ka! Ako'y kupal talaga! I-plus one mo yung stepson mo, ipa-plus one po yung tunay na ama! Ang ina kaya Iris, pasensya ka na. Kung ginataasin at ginapang, dapat gets mo na nga. Ayun, medyas mo pang baby. Saktong setup pala. Na di mo nga kayang tumayo, puta, magka-step pa kaya? Kasi kapag kami ang nagsulat, okay. Tumayo, hats step. Off, okay. Palakpakan na loud. Pag kayo ang nagsulat, hats off, mag-aambagan ng round. Ambagang di mabilang, okay. Tambak lahat sa chat. Ultimo tribute nyo kay Leljan talagang patak-patak. Pero yung 3DS, hindi naman talaga squatter. Porkit kadiri, squatter? Ganyan imahe ng mga wakoy. Puta pa ba yung ama, maniac, tas palamunin fuckboy. Pwes ito na yung dura na babara sa inyong mga pinadaloy. Kasi ang squatter mahirap lang. Hindi sila baboy. Mga DDS na anti-dalawan. Corny at weirdo. Sorry amigo, pero ito ang solid na info. Liberal din naman ang boss ni Rodrigo, appointee pa mismo ni Cory Aquino. Putang inang yan. Maka Marcos pa na magnanakaw. Psst! Kung kayo'y binayaran para sa bread, sa akin pang magigets. Pero walang alinlangan yung binet. Ano yan? Mutual respect? Kahit sa politika pipet, yung mga utak nyo sagad. Sobrang saklap. Kasi pinoto nyo si Marcos, tapos hindi kayo bayad. Tanga! O baka sabihin ka kamping. Psst! Hindi na naman ako todo lapat sa mga campaign niya. Ayaw ko rin sa mga stunts niyang nakahati pa. Pati sa mga neoliberal shit sa mga nasasabi niya. Kayo ayaw nyo kay Lenny kasi babae siya. Mga tanga! Kasi si Junior, ginijert ng election. Ni hindi nga masolve yung inflation. Sana mag-serve to as lesson sa kaapo-apo-apuhan niyong curse in the station. 3GS at apologies. Hindi blurred yung connection. Pagkat yung utang ng Pinas, babaon hanggang third generation. Pero yung 3GS, grabe talaga. Pag namamatayan kayo, hindi ko kayang maluha. Pero di rin ako masaya pagkalagayan ng malubha. Pag nakakita ako ng 3GS, puta, dura ako ng dura. Nung umaya kayo sa Royal Rumble, puta, gusto kong masuka. Pero sa mga, huwag kayong magpapa-apekto sa mga paratang masyado. Huwag kayong maniwala kay Akata kasi matapobre ang gago. Suportado kayo ng masa. Sa lahat ng inyong plano. Kaya kung di kayo magpapakamatay, pinatunayan nyo lang na wala kayong respeto sa mga tao. Sayang ka. Fuck. Tem. Sige, mag-usap lang kayo. Okay, mabilisan na lang. Pares na naman silang ano. Ang hirap i-judge na ito. Nahirapan ako i-judge pero siguro all 3 rounds na lang, isa lang yung napansin ko talaga. All 3 rounds ha guys, overall na. All 3 rounds, mas lamang sila Vit tsaka Ultimate sa chemistry. Chemistry lang guys, sobrang nag-stand out yung chemistry nila Vitrom tsaka Il. Si sila Kiram medyo pabuo pa lang naman yung pabuo pa lang yung ano nila yung chemistry nila sa battle na to. Malakas naman sila eh, lalo na yung round 2, sobrang lakas ng round 2. Medyo ano lang,
nakulangan lang ako sa round 3 kasi hindi ganun pumanta yung round 3 nila dun sa round 2 nila. Sila Vitrom naman sa round 3, medyo hindi ko rin nagustuhan yung timpla. Yun. Siguro bibigyan ko rin yun ng 8-7 na score, no, in favor of ano pa rin. Or pwedeng ano nga eh, pwede ko rin kasi pares sila na ganun eh, pares silang bumaba yung performance. Pwede kong i-all na lang yun sa all 7 eh. Pero yun, sabi nating tabla yung round 2 and 3. Round 1 pinaka ano, pinaka dikdikan para sa akin. Pero chemistry, Bitroom tsaka Ultimate. Yun lang yung masasabi ko talaga, pasensya na. Pero yun lang talaga yung pinaka main point or focal point sa battle, yung pagkakaroon ng magandang chemistry sa isa't isa. Yun. Bitroom Ultimate ako. Slack 1 kay Ram versus Ultimate at Vitrum. Mag-iayos pang beses para sa kanilang apat. Boto ng orado, 5-0. Mag-iayos para kay Ram at Slack 1. Ay! Uy! Kay Ram Slack 1. Okay, mali ako doon. Pero isa lang masasabi ko, yung round 2 pinakamalakas nila Kiram tsaka Slack 1. Solid yun. Pero tinabla ko yun kasi malakas din yung ginawa nila Bitroom doon. Yung round 3 tinabla ko rin yun. So as is yung boto ko, huwag kayo mag-alala, hindi ako magsisisi doon. Syempre nagkakamali rin naman tayo. And ilang beses na rin tayo nagkamali sa mga votes natin, diba? So as is tong boto ko, hindi ko naman babaguhin to. Gusto ko mapakinggan yung kung ano yung paano inano ng mga judges. So, okay, sige, judges. Oh, salamat po, Sam. Salamat nga pala sa ano, sa ano yung sulat nila. Yan, binauta ko si Kiram tsaka si Slack 1. Maganda naman yung sulat nila, Ultimate at Vitrum. Kaso, yun nga, 2 versus 2. Tapos nangibabaw yung ano, yung chemistry nila, paano nila i-execute yung jokes at saka yung seryoso nila na bara. Yun. Binoto ko sila, Slack 1 at Kiram. Pero kung pagdating sa humor, halos patay sila, pati sa ambience, gano'n. Mm-hmm. Tapos lamang naman para sa akin sa originality sila. Sila Il at saka Bitroom. Pero yun, kung overall performance, sa linis, consistency, sila ano pa rin talaga. Slack 1, Kiram. Kaya sila binoto ko. Okay. Kiram, okay. Props pa rin sa kay Il at saka kay Bitroom. Siguro sa sulat parang ano, Ultimate pati Vet. Kasi yung talino pati yung pagkasingit ng mga linya, malaking factor yun eh. Yun nga yung napansin ko eh, yung sulat talaga, yung writtens nilang dalawa eh. Kaya, sige, pakinggan natin. Pero yung dynamics ni ano ni Kiram pati ni Islam, ibang factor yung pag-usapang 2-on-2. So, yun, mula unang second round pati third round, mas mararamdaman siguro ng kalaban pati secure sa audience. Kaya yun, 3GS, Kiram pati Slack 1. Slack 1, Kiram, mas balance, mas na-entertain ako, tsaka mas may chemistry. Yung all three rounds, binoto ko sila Kiram. Para sa akin lamang sila talaga sa content, pero hindi naman ganun kalaki. Mm-hmm. Tsaka yun talagang nagpanalo sa kanila yung chemistry nila, so yun. Totoo ba? Para sa akin, mas may chemistry sila ano eh. Okay, mali tayo dun. Mali tayo ng silip dun, guys. Mali tayo ng silip dun. Aminado tayo dun. Mali tayo ng silip dun. Ewan ko. Hindi ko sure. Pero yung punto ni Goryo, ano eh, yung sa about sa retens, gusto ko yung retens eh nila ano. Hindi ko alam. Siguro ano, naghanap ako ng kasi 'di ba, napanood ko naman yung ibang battle sa 2x2
Nakita ko kasi yun kila ano eh, kila Ultimate tsaka Vitum, yung pagbibigayan nila ng lines. Kaya para sa akin, goods yung chemistry nila. Pero baliktad pala sa mata ng judges, no? So, yun. Props kasi, ano, mali ako. So, syempre may natutunan naman tayo. Panibagong, ano na naman, panibagong bala na naman sa atin kasi may natutunan tayo, di ba? So, happy pa rin naman. Although, wala tayong gaano kaparehas na punto dun sa mga judges. Wala gaano. Kasi parang most of the judges ang sinabi yung chemistry nilang ng Team SK. Ako kasi medyo off ako dun sa chemistry nila. Mas nagustuhan ko yung chemistry nila, Vitrum, tsaka Ultimate. Yun. Yun lang siguro. Mali tayo doon, aminado ako doon, pero as is yung boto ko. Yun, as is lang yun. Wala sa isa yung sinabi ni Plasma na pares lang sila sa humor at sa mga punches. Agree ako doon, pares lang. Pinaka nag-stand out talaga sa angulo tsaka sa delivery. Tsaka yun, chemistry. Pero yun, the judges have spoken and wala tayong magagawa doon. So mali ako doon. Aminado ako doon, wala, di ako makikipag-awi sa inyo. So, maraming beses naman na tayong namamali sa mga judging, di ba? Nagugulat din tayo doon sa mga ibang judging. So, ayun. Isa to sa mga mali natin. So, aralin pa natin sa mga susunod yung battle rap para sa mga susunod na battle, hindi tayo maghahamali. So, ayun. Kita-kits tayo sa next na video. Iisa pa tayo. 10:50 pa lang. So, kita-kits tayo doon, mga kumag. Peace out.